something bad and the beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello, Hello. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Hello. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Goodbye. Alright, sa mga puluhan, 22 after 10, kayo po ang istasyong same same pero iba. We are number 1 at 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Ang tinis, no? Parang ganyan yung boses ko ngayon. Sobrang tinis. Magandang evening po, Metro and Mega Manila. Ano, nakapag-decide ka na kung tatawag ka sa akin o hindi? Naku, naunahan ka na ni Macy pala. Kala ko Maki. Yung ating caller ngayong gabi. Si Macy. Ang maswerting. Makakakwentuhan ng ibang version ko tonight. Hello po sa mga nasa Facebook Live natin, ha. Pabati naman, Ate Marley. Ate Marley, hello po. Nanay ko daw, ma. Kamusta? Si Juvie, si Macris, Ate Ludi, Lorna, Ravichelle, and Mami Tess Ibanga. Hello po and thank you. Si Fe Aclado, shout out from Singapore. Mami Mary, kamusta? Mami Olet, Mami Angelina, hello po. Pag hindi ko nabati lahat, pasensya kayo, ha. Alam niyo naman yung lalamunan ko ngayon, di ba? Medyo malalay ang lalamunan ko ngayon. Sabi, bakit po wala na po yung station niya sa radio.ph? Sabi sa akin dito. Wala pa rin, Chairman. Naku. Namaya, baka magpaliwanag si Chairman ulit, ha? Ipapatanong ko kay, ano, kay Chairman para matawagan niya si Engineer at matanong kung bakit wala tayo radio.ph. So, Chairman, ha? May assignment ka, ha? Oo. Oh, bakit daw wala pa rin tayo sa radio.ph, ha? Pasabi nito, meron na po sa online. Meron na, nagbalik na. Ito, gumagawa ng kwento to. Eh, sino ba to? Pero mamaya, ipapaliwanag ni Chairman ulit. May caller tayo si Macy. Hello? Hello po. Balita ko, second time natin mag-usap. Po? Second time natin mag-usap. Hindi po, first time. Ah, first time. Saan ko nakuha yung information ko? Gumagawa ako ng kwento. Hi, Macy. Good evening. Good evening po, Papa Jackson. Ayan. Naka-headset ka, ano, alam ko eh. Opo, kasi medyo ano, pag... Sige, tatanggalin mo. Oh, tingnan natin kung ano mas maganda. Alam, may sanggol sa loob ng computer. Ayun ba, mas okay po? Mabeto yun naman. Oo. Anyways, hi Macy, magandang gabi. Nawala nga lang siya. Macy, kung may puting van, huwag ka sumama dyan. Hindi ka mabalik niya. Kung may liwanag, lalong huwag ka... Huwag kang pupunta dyan. Ayan. O, sige, okay na po. Okay na, better na. Ayan, hi Macy. Hello po. Ayan. You are calling from where? Antipolo po. Antipolo. Ilang taong ka na? Apo. 35. 35. Apo. 35 ka na? Apo. May anak ka na? Meron po. Yan yung mga narinig ko ngayon?
Yes po. Ilan na anak mo? Ano po, dalawang boys. Dalawang boys, oo. Apo. Ilan taon na yung panganay? Ano po, 4, tapos yung youngest 2 years old. 4 and 2? Apo. Ano yan, no? Kalikutan yan, eh, no? Totoo po, gising pa nga po sila, eh. Tsaka yan yata yung mga, di ba yan yung, ang bilis lumaki, tapos yung damit na binili mo, parang, masikip na? Yes po, ang bilis nga nila. Di ba? Buti na lang. Ang bilis naman yung mga bata. Buti na lang, ano yan? Tawag magkalapit ng edad kaya, no? Medyo magagamit nung isa yung isa. Kawawa naman yung bunso, no? Ay, hindi naman po. Marami naman po siyang pinsan. Ah, bagay. No? Marami. Pero alam mo masaya yan, marami kang pinsang lumalaki. Opo. Kasi marami kang kabatch at kalokohan. Totoo po. Oo. Lumaki ka ba? Ikaw ba lumaki na maraming pinsan, Macy? Yes po. Aminin natin ang mga pinsan ng unang best friends, eh. Yung tipong ano, oo, sila yung nasa bahay ka nila lagi. Di ba kasi, pag pinsan mo pinuntahan, papalabasin ka ng nanay mo, pinsan mo yun, eh. Opo. Di ba, mga kapunta? Mas lumaki po ako sa mga pinsan kaysa sa mga barkada. Di ba? Oo. Anyways, may asawa na si Macy, no? Wala po. Ha? Single mom. Okay, let me ask a question. Huwag kang magagalit. Yung dalawang anak mo, same dad? Yes po. Eh di kayo lalaki nag-iwalay pala. Ano po? 2 years ago. Yung pagkapanganak ng bunso? Opo. Ano, bago ng anak? Nag-iwalay na kayo o nakapanganak ka pa? Bago po. Ay di ibig sabihin, nanganganak ka, hindi mo katabi. Yes po. Oo. Ba't ka naghiwalay? Third party po. Nag-party. Bali, sumama po siya sa 45 years old. Well, wala namang kaso yun, eh. Huwag mo sabihin yung edad. Walang kaso yung edad, ha? Huwag kang ano dyan. It's the act, di ba? Sorry po, sorry. Ikaw may kasamahan ka na ugali, eh, no? Walang kaso. Alam mo, huwag mo laitin yung edad. Aabot ka rin sa edad na yun. Mas masama siya. Charot. Anyways, iniwan ka niya dahil doon. Yes po. Well, pero first... Ano yun? No? Hello? Yan, tuloy na. Karma. Hello? Macy? Macy, pag may liwanag, layo ka dyan. Hindi ka babalik niyan. Hello po. Ayan, oh, anong nangyari sa'yo? Ba't nawawala-wala? Eh, baka po kasi naulan. Okay. Well, anyways, sige. Okay na po ba? Okay na naman. Ano nangyari? Ba't ka naghiwalay? Ayun po, bali... Ah, di ba po hindi kami magkasama ng bahay kasi bali, kinuha po kasi kami ng parents ko. Ah, so kahit tapos, nung may anak na kayo, hindi kayo magkasama sa isang bahay? Nung isa pa lang po yung anak namin. Magkasama kayo? Tapos, apo. Tapos po, nung kinuha kami ng parents ko kasi nga po meron siyang bisyo. Nako. Tapos nag-work din po ako. Bali, wala po kasi magbabantay sa mga. Anong bisyo niya? Sugal o droga? Droga po. Eh, alam, it's for the better. Apo. Tapos yun po, bali hindi din siya nagsusustento. Kaya po kailangan ko mag-work. Tapos yun po, parang one day, nag-my day siya. Yun, kasama niya po yung girl. Nung nag-my day siya, kasama nung girl, hiwalay na kayo, hindi pa? Hindi po, kasal po kasi kami. Kaya hindi ko I mean, hindi yun ang tinatanong ko. Active pa kayong magka-relasyon o hindi na? Alam niyo naman kung active pa kayong may relasyon o hindi na, eh. Hindi na po. Ah, hindi na. So, kumbaga... Oh. Kasi yung pag sinabi mo kasi na kasal po kami, that's the technical side, eh. Tama? Opo. Technical yun, eh. Tama ka, may karapatan ka sa partner. Pero alam mo din ka kahit kasal kayo, kung hindi na kayo nag-uusap, wala kayong pakialaman, di ba? Wala na. Noong time na yun, wala na kayong pakialaman.
Wala na po. Bali, nag-chat po siya, pero para makapagkita. Pero ayaw mo na nun. Ayaw ko na po eh. Howdy, pala naman eh. Ayaw mo na pala eh. Bakit ka nagre-reklamo? Nasama siya sa iba. Sa iyo naman galing, ayaw mo na. Hindi ko sinasabing tama ha, kasi kasal kayo ha. Pero ang point ko, kung ikaw mismo nagsasabing ayaw mo na, o di, saan pupunta yun? Hindi na po siya yung dahilan. Ba't ako tumawag? Alam mo, chismoso kasi ako eh, no? Anak ng busa? Ba't ka ba? sorry. Parang tanga, no? Napunta rin yung usapan. Okay, ano ba? Asyumero kasi ako. Pasensya ka na, may sakit, ha? O ba't ka tumawag? Ayun po, parang... avoid mo ako, Papa Jack. May jowa ka ngayon? Wala naman po. Parang ano lang. Hindi po jowa eh. Kalandian. Medyo. Kabit ka. wait lang, huwalaan ka. Merong kakalandian na may asawa at ikaw yung third party. Ah, hindi naman po third party. Parang, hindi naman, di ba po pag kabit, considered as kabit, may relasyon? Di ba? Okay, sige. Friends with benefits, parang ganun po. Sampaling kaya kita, mas malala nga yan. Ayun po. Don't play semantics on me, ha? Apo. Hindi, ano ka ang tawag sa'yo? Di kabit? Sige, hindi ka kabit kasi wala naman kayong commitment of any sort emotionally, tama? Apo. Kumbaga, nagkikita lang kayo para magtalik, tama? O, di hindi ka kabit. Sige na. O, sige na, hindi ka kabit. Pampalipas oras ka. Ay, Papa Jack. Ano bang tawag doon? Hindi naman po kami magkikita lang para sa ganun. Kasi po ano? Ano? Lagi po kasi kami magkasama sa work. Workmate mo? Yes po. So, hindi ka nagkikita para doon? Kasi nga, nagkikita kayo lagi, whether you like it or not, because you work together. Opo. And then, pag medyo may pangangailangan kayo, ikaw may pangangailangan ka, may pangangailangan siya na hindi niya gusto kunin sa asawa niya, you give in to each other, tama? Yes po. Pampalipas oras nga. Parang, okay naman po ako sa ganun. Pampalipas oras, sa usawan, yun. Opo. Okay. So, how long has been this is been going on? 1 year na po. 1 year na? Apo. So, pag-uwi siya, may asawa siya, tama? Apo. So, pwede ngayon mag-ausap tayo, pwede nag-sex sila, tama? Apo. Tapos, pag ikaw nangailangan ka, init ng katawan lang, no? Apo. Nakapunta ka na ng Japan? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. Sayang. Bakit Papa Jackson? Kasi, pero makinig ka dito, maganda to. Kasi pag nagpunta ka sa Don, alam mo yung Don Quixote, parang okay. Mall yan ng pasalubong eh. Mayroong isang section doon, na may kortina, tapos papasok ka doon, nandun yung mga adult toy. Bili ka na lang ng ganun. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas, hindi ko alam, wala mo. Nakita ko lang, nagpunta kasi ako doon eh. Hala, ano to? Hugis papaya, ganun. So, alam mo, let's get serious, Macy. So, for a year now, the two of you have been cheating on his wife, tama? Opo. Have you ever talked to his wife? Twice po. In what occasion? In a party? Yes po. So naging chami-chami kayo? Opo. At nice naman po siya sobra. You did not feel any remorse, any guilt? Wala? Super po. Kaya po ako tumawag. Nag-guilty ka? Sobra po. Pero...
The first time, when did it happen? How long ago? Actually, Papa Jackson, every month po. Nakikita ka ng asawa? Yun lang po, twice. Pero siya, every month, coming ano. Ang ngayon nangyari? Apo. Kung kailan ka-safe, ganun. Natawa ka kasi, natawa ka kasi, baka to tama ako, no? Hindi naman po safe, kasi ano na po ako eh. Ah, okay, sige. Bakit every month? I want to know, why the schedule? Hindi ko po alam, yun po kasi. Okay. Pag nag-iaya lang po kasi siya. Okay, never ka nag-iaya? Hindi po. Okay. So, literal na para kang bukas na karinderya, no? Kasi every time, may question ako sa'yo. Mga gano'ng katagal nyo nang ginagawa ito nung una mo na meet yung wife? Kasi po, na-meet ko lang yung wife niya nung mga ano po, Feb. Nung Feb. So, mga 8 buwan nyo nang ginagawa ito? Mga ganun? Yes. 7 months? Yes po. Kailan yung pangalawang kita nyo? Last month. Noong February, nag-meet kayo mga pang-anim na buwan niya itong ginagawa. Tama ba ako? Yes po. Kasi you started around the same time last year eh. Tama mali? Tama po. Okay. Tama yung bilang ko, no? Ang galing mo, Papa Jackson. Well, I listen carefully. Yes. I listen. That, hindi po ibigay ng payo ang talent ko. My talent is I listen carefully. I have a question for you. Sabi mo na awkward ka, na guilty ka, tama? Yes po, but super. You met the guy and you've met the wife on February. At hindi ka tumigil. So nag-guilty ka ba talaga? Two things. Hindi ka nag-guilty o talagang masarap lang? Parehas. Parehas. Iba yung tawa mo ah. Parang may kumilty sa'yo. Ba't ka tumatawa? Parehas, Papa Jacks. Kasi kung natatawa ka kasi sa usapan pa. Na... siguro given naman yun. I do not need superpower. Diba? To interpret that part. So, kasi kung if tama ako sa part na yun, then may dalawang solusyon. Number one is to stop lying to yourself. Pag mo sabihin sa sarili mo, nagigilty ka kung hindi naman. Kasi pa pwede kong, I wanna give you advice after this, na itong pag-a-analyze ko. Kung doon ko kukunin yun, nagigiltihin kita, at hindi ka naman nagigilty, it will never work eh. Hindi ka naman pala nagigilty. Diba? Ba't mo ko tinawagan? What's the intention? Gusto ko lang po sanang, yung maril to. Or matauhan. Well, kulang kasi yung real talk eh, Macy. You know what you need to do? Yes po. Look for another job. Actually, Papa Jackson, may balak na po siyang umalis. Ganito, okay. Ganito ha. Alam mo nila. Iba kasi yung siya umalis siya at iba yung umalis kay. I don't know, maybe I'm just trying to psych you up, no? Sa part na to. Halimbawa, umalis siya bukas, tama? That means, things happened within his control, tama? Hello? Hello, mga bata. Ako nga pala si Thanos. Nasa akin ng ugat pack. Ugat pack? Bakit nasa kanya ugat pack? Mulawin yun, ha? Hello? Macy. Pag may nakakita kang liwanag. Ayan, nagbalik siya. Hello? Hello po. Ano nangyari? Hindi ko po anong. Well, anyways. At sinasayki lang kita, ha? Apo. Kung siya yung umalis, well, psychologically,
siya yung gumawa ng desisyon to change the setup. Tama? Yes po. Anong assurance, diba, na pag lumipat siya ng kumpanya, anong assurance natin, ikaw mismo, na kahit nakalipat na siya ng opisina at piniam ka niya at di ka makikipagkita? Actually po, ngayon naka-block siya sa akin. Bakit? Nag-aaway kasi kayo? Hindi po. Hindi po kami nag-aaway. Ba't siya naka-block? Nahuli na kayo? Hindi naman po. Oh, bakit? Anong turning point mo? Kasi po ano, na-realize ko lang. Kasi may isa kong friend na nagsabi na, ay actually nag-share siya na parang niloko siya ng asawa niya. Tapos super iyak siya ng iyak. Na parang sabi ko, parang ito na yung ano. Sign. Sign na parang kung if ever, ganun yung maramdaman ng asawa niya, if ever na malaman. Tsaka yung naramdaman ko din before dun sa asawa ko. Super sakit. Parang ngayon po, parang blinak ko siya, pero tumawag po siya sa akin. Sabi niya, bakit daw blinak ko siya? Paano mo blinak kung nakatawag pala? Sa messenger po. Hindi yung blinak. Kung alam mo, kung ganito kasi yun, no? Blinak ko po sa messenger, pero nagtira ka naman ng Viber, nagtira ka ng WhatsApp, nagtira ka ng number, nagtira ka ng email. Hindi block yun. You shut hindi down. Ko kasi, Hindi ko po kasi alam na alam niya yung ano ko number ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Kasi hindi naman kami nagte-text eh. Yeah, but you've been having sex for almost a year. It wouldn't be impossible for him to know. Pero hindi ko po sa kanya pinapaalam. Alam niya Viber mo? Wala pa akong Viber. Alam niya ang WhatsApp mo? Wala din pa ako WhatsApp. Ano ba yung mga... Pero feeling ko po sa GCash. Mom pala eh. Well, anyways. Pero blinak ko na rin po siya. Did you tell him why you blocked him? Hindi pa. You should have told him that it's creeping into your, ano, into your conscience. Hindi po. Hindi ko na lang siya in-inform. Basta after niya tumawag, pinatay ko na. Tapos yun po. But you're gonna see each other sa work, right? Opo. Pero... When did you block him? Yun nga po, Papa Jackson, ang hirap. Kasi when did you block him? Kanina po. Ah, kanina lang. So this is very fresh. Well, siguro naman, I wouldn't be out of place kapag I doubt na kayong pangatawalan to. No? Ano po? I wouldn't be out of place kapag may duda ako na kayong pangatawalan to. No? Okay lang naman po. Kasi kanina lang eh. Well, very, ano naman, very... given naman na medyo determined ka pa kasi kanina lang eh. Tama, di ba? Yes. Until yung kanyang charm chips away your guards. Kasi siya mismo yung tukso eh. Tanda mo, masarap siya sa paningin mo. Di ba? And I do not mean to say that nang inaasar kita. Literal yun. Di ba? You look at him in a sexual ano manner. Kasi yun ang relasyon ninyo eh. Hindi ka na in love. Ang gandun lang talaga. Tanong po ba yan? Yeah, tinatanong ka na. Actually, papunta na po dun. Kasi po, hindi lang naman yung sex yung kailangan ko. Kasi po, super maasikaso siya, mabait. Well, that's the least that he can do. That's the least that he can do. Maging mabait sa'yo kasi free sex eh. Minsan ginigikas ka pa niya, di ba? Tama ba ako? Yes po. Regular ba ang pagbibigay niya ng pera sa'yo? Hindi naman po. Every when? Be honest. Halimbawa po, 3 times a week, ganun. So, and dun po ako nagigilty, imbis na i-gastos yun sa mga... Pero mamaya mo na sabihin yan. Oo. Hindi naman ka panipaniwala yung part na yan. Hindi mo pa rin sabihin nagigilty ako, pero tatanggap mo naman yung Gcash. Ano ka ba?
three times a week, he would send you money. Well, yes, obviously, that's a spare money na kaya niya ibigay sa'yo. It might not be right, pero may budget siya. How much was he giving you? Weekly? 500 and up. A week? Yes, po. Isang linggo na yun? Yes, po. Or 5 times 3 a week? Hindi pa, 3 times a week. So, mga 1.5 a week, ganun? Mga ganun po. Mm-hmm. Pero minsan 1K, mga ganun. Mm-hmm. So, ipagpalagay natin on average. Ito, I'm being technical, ha? Kasi tonight, Maisie, ano, mamumuhunan ako dun sa idea that medyo nagigising ka na. Okay? That part, I cannot provide that, eh. Only you can do that for yourself, eh. At nagawa mo na, nagising ka na, no? Suddenly, it made you act on something. Binlock mo siya. Tama? Apo. Okay. Nung tinawagan ka niya, ano sabi mo sa kanya? Sabi ko po, ano, bakit, ano, sabi ko, bakit tumatawag ka pa? Sabi ko, eh, dapat alam niya na nablinak ko na siya. So, alam niya na yun. Kasi before po, napag-usapan na namin to. Nasabi ko sa kanya, hindi ka ba nagigilty? Sabi ko, kasi ako super nagigilty kasi ang bait ng asawa mo. Sabi niya, chill lang daw po kasi, ano, hindi naman daw malalaman. Hindi talaga. Ayun po, parang... Okay, sige. Let me go technical. Kerry? Sige po. Nung... Yung once, thrice a week, 1.5. So, 1.5 times 4, that's around 6,000 pesos, no? Lalo na po pag sweldo. So, super galante siya. I mean, yun lang ang value mo, te. $6,000 a month ang value mo. Huh? At saka sabi niya po kasi, pero alam ko naman na inaano niya lang, tinotalk shit. Dahil nga may napapala siya, alam ko naman yung Papa Jackson. Lagi niya sinasabi na kahit daw walang mangyari, basta makasama niya lang ako, masaya daw po kasi siya. Pero every time na magkakasama kayo, mangyayari sa inyo, di ba? Hindi naman po palagi. Meron din po na yung ano lang, banding lang, ganun, shot hanggang. Well, ako gusto ko makontento na nagising ka na kanina at binak mo na siya, no? Yes. I wanna capitalize on that. Actually, ngayon, Papa Jackson, ano, tumatawag yung isa naming friend. Sabi niya po, i-unblock ko daw siya. Okay. Eh, hindi po kasi nila alam yun. Kami dalawa lang nakakaalam. Well, akala nyo lang, baka, akala nyo lang di alam. Pero possible naman po kasi super close po kasi kami talaga. Actually, sa office po, nachichismis na kami. Yeah. Ano na, ilusyon nyo lang yun na wala nakakaalam. Ilusyon nyo lang yan. Imposibleng hindi alam ng mga nakapaligid sa inyong may nangyayari sa inyo. Yes. Ilusyon lang yan. And it's only a matter of time, it's going to reach the wife. Ayun nga po. Kaya nga po, parang yun din pa yung naisip. Nalulungkot ako na a big part of our conversation, gusto mo itong itigil. Sana natama ako, no? Gusto mo itong itigil, hindi dahil nagigilty ka talaga. Because you're actually trying to play safe. Yes. Kaya gusto ko na itigil, Papa Jackson, kasi ayokong mapunta din sa part na may skandalo ako yung... Pa? May skandalo ka? Wala naman po. Hindi pa ako nagagano. Hindi, hindi yun. Hindi skandal, iskandalo. Kaya mo dumating sa puntong ma-skandalo ka. Ah, opo. Well, a part of me wants na sana maranasan mo yun. Ayoko po, Papa Jackson. You deserve that. You deserve that. Ayaw mo, di ba? But you deserve that. I'm not saying tama yun, ano? At magandang bagay na hindi pa nangyari sa'yo. Ibig sabihin, you can still... Ang tawag nila niyan, damage control. Tama ba ako? Tama ba?
Hindi ko po alam. Yeah, damage control. Ayun nga po. You calling the show, what exactly was the exact question? Ayun po, nahihirapan po kasi ako kasi papunta na ako sa fall. Actually, na-fall ka na. Oo po, actually. Oo. Kasi ang haba naman ng kabubuhan mo, 1 year. Di ba? Ang haba nun, ha? Ano naman ang utak mo nun, di ba? Buko juice? Hindi utak, no? Ano naman ang ulo mo nun? Buko juice? I don't exactly know what to tell you tonight other than just stop. Opo, yun po talaga plano ko. Well, hindi dapat plano eh. It has to be an action that's to be taken tonight eh. Yes. Kaso, Papa Jackson, paano ko gagawin kung ganyan siya? Parang hindi ko alam paano ko ipaparating sa kanya na tumigil na rin siya. Kasi hindi mo kailangan iparating eh. I mean, if it makes you feel any better na kailangan mo siyang, you know, ipagpaalam sa kanya na tama na ito, ganyan, then talk to him. Lagi po yung sinasabi sa kanya. Araw-araw. Lagi mo nga sinasabi pero hindi mo naman ginagawa. Ayun, kaya nga po ngayon naisip. You cannot tell me na lagi ko po siya sabi pero kada mabuksan niya yung zipper ng pantalo mo, matatanggal naman niya yung panty mo. Wala naman point yun eh. Hindi ka tumatawa. Nakiliti ka kasi alam mong ganun lagi na. Yes po. Yung marupok. Diba? Ang point ko is just to stop. Okay, how? Apo. How to stop? How to stop? I mean, honestly, hanap ka na ibang word. If that's the consequence you have, yeah, that's the consequence you have to suffer from. To adjust another job. Yes po. Actually, bala ko na rin po yan. Hindi sapat yung ano eh, aalis siya. Kasi pag ganun, he's still under control eh. Anong guarantee nakalipas siya ng kumpanya pero piniam ka pa rin niya at tinawagan o pinuntahan sa same environment because he knows your schedule, tama? Opo. Na hindi ka papayag. Papayag ka pa rin. Ang pagkakaiba lang, mas naging safe lang kayo kasi hindi magkatrabaho eh. Opo, yun nga lang. Tsaka alam niya rin po yung bahay namin. Bakit? Bakit tumabot sa puntong ganun? Yung alam po yung bahay namin? Yes. Nag-hangout po sila dito minsan. Oh my God. So convoluted. Tapos, ang reason niya sa asawa niya, iba yung kasama niya at nasa ibang lugar siya. Grabe, no? Kabit na kabit ka, no? Nga po eh. So cheap, kaya no? Kaya po ako tumawag. Actually, hindi cheap eh. Yung cheap kasi may presyo. Lagi ko sabi ito, pag cheap ka, mura ka lang. May presyo ka pa rin. Kaya nga cheap eh, mura. Tama? Yes po. Ikaw giveaway, pamigay eh, no? Walang presyo. Walang value. Giveaway. Opo. There should be enough lessons for you, no? Yes po. Okay, ganito ano. I don't know if it makes you feel any better. If you think you need the proper goodbye, na magsabi sa kanya, then do so. I have a wish tonight. Sana malaman ng asawa niya. So makahingi ka ng tamang tawad. You deserve think that. Think po rin namin kailangan pag-usapan yung ganyan. Siguro po, ako na lang iiwas. Well, I don't know. Kasi justice will not be served eh. Pag hindi nalaman ng misis niya eh. But anyways, let's just wait that life gives you that lesson. Baka buhay na ang bahalang, you know, ibigay yung lesson na yan. Alam ko naman ko. Pero parang awa mo na, lipat ka ng work. Kasi it will not work eh kung
Black mo lang siya, pero you are in the same environment na pwede kanyang puntahan. Eh nga po eh. Di ba? At sana eh, di ba? Yes. Hindi na siya mag-welcome sa bahay niyo. At saka ma-effort po kasi yun. Tanga ka talaga, no? Ma-effort kasi may napapala. Alam mo, malapit. Imbis hindi ako magagalit eh. Chairman, kunin mo nga yung skupita. O, nag-feeling lang po ako. That's the currency. Yan ang currency mo eh. I-effort lang ka ng konti, papahubad ka ng panty. Yun yun. Diba? Yun yun. Yun ang currency mo. So, huwag mo sabihin sa akin na, eh, ma-effort po. Kasi ngayon ang currency mo eh. That's your currency. That's what he needs to do. And he knows that. But on the other hand, I wanna be the first person to believe that you can be better. Thank you, Papa Jackson. Well, don't fail me. Or siguro po kasi kaya napunta sa part na ganun dahil nung time na... Huwag mong ibigay sa akin yan. Huwag mong ibigay sa akin yung katwir niya. Otherwise, ang daming gagaya sa'yo, malandi rin. Huwag mo ituloy yan, mapipikon ako sa'yo. Okay po. Walang just... Naku... Chairman, kunin mo yung skupita. I don't care. Wala akong pakialam kung sabihin mo sa akin na, kasi po, baka malungkot po ako noon. Sobrang, wala akong pakialam. I don't care. It will never justify what you did. Okay po. Tanga ka lang, tsaka malandi ka. Wala nang iba, yun lang yun. Unless gusto mong tumuloy yun, mukha namang ayaw mo, di ba? Ayoko po. Let's believe on something tonight. Let's believe that your willpower to do the right thing, hindi na lang para sa'yo. Diba? Para sa mga anak mo na lang. Will prevail. Okay. Can we agree on that? That your yes, willpower to do the right thing for your family will prevail. Tama ba? Umalis ka sa delinquenting lalaki. Niloko ka na, nagda-drugs pa. Ang ending, ganun din pinuntahan mo. Di ba? Yes po. Mas malala. Do you think you deserve better? Yes po. I believe that. I believe you. I believe you deserve better. Tama? Yes po. Yeah. We can both agree. You deserve better. So what do you do? Be better. Tonight ends everything that links you between... That links between the two of you. Can we agree on that? Yes. Ako hindi ako naniniwala na nagbabago ang value ng babae kahit senador ka pa, mayamang ka, mahirap ka, nanay ka, single ka, virgin ka, pare-parehas ang value nyo. The only time na babawasan niya kapag pumayag kayo, babawasan ng lalaki yan. Tama, mali? Apo. And for a year, you allowed this guy to exploit you. Diba? Pero anong catch doon? Gusto mo rin eh. Tama, mali? Opo kasi. Huwag mo bigay sa akin yan. Mapipikon ako. Huwag mo bibigyan na kasi. Sorry na, Papa. Sampaling kita ng sagwan. Ano kasi? Kasi nag-iwasaya. Wala akong pakialam. Because if you say that, diba, may mga nakikinig sa atin na ginagawa yung ginagawa mo at sabihin nila, oo nga, ako din naging masaya eh. Ano lesson nakuha nila sa'yo? The end, for sure, maraming nagagalit. The end will never justify the means. Narinig mo na yung kasabihan na yun? Yes po. The end will never justify the means. It will never justify. Even if the end is naging masaya ka, if the means for you para maging masaya ay nang walang yakin ibang tao. Number one, nang walang yakin ibang tao, niloloko niyo yung misis niya. Pangalawa, ate, you gave away your dignity. It will never justify the happiness na binabanggit mo. Sapat ba yun? Hindi po. Exactly.
Do you think you deserve better? Yes. I agree with you. I'm the first person to believe you can be better. Don't fail me. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto lang kitang plastikin. Sinasabi ko sa ito because I believe you can do better than this. Thank you po. You're young. You're just 35. There's so much ahead of you, right? Sana po. Yes. Hanggat nakafocus ka sa mga bagay na walang kwenta, that will never serve any purpose and growth sa iyo. You agree? Yes po. Tawag ng laman lang yan. Punta ka sa Don Quixote. May cortina doon. Pasok ka. Nakalagay doon. Ala, toys. Ala! Hugis melon. Hindi ko alam kung ano bibigay sa'yo ng buhay na parusa. Because life is so fair and unfair. Yeah, life is so fair. One way or the other, life will give you a way para maramdaman yung dapat mo maramdaman. Naniningil ang buhay. So learn. Okay po. Can I count on your commitment? Opo, Papa Jackson. Promise? Opo, promise po. Tell me something. What did you learn from this? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung... Huwag mong bigyan ng kasabihan. I'm from the heart. What did you learn? What's the lesson from all of this? Ayun po na na hindi deserve ng kahit sino yung lukuhin. No, for yourself. Ayun po, nawag. Ano, wag magsampay ng panty paggabi sa labas ng bahay? Ano? Wala ka natutunan. Naguhuluhan ako. I hope that you learn that your value is only measured with the amount of importance you give yourself. Hindi ka ipa-value ng ibang tao. Wala kang value. Pag-value sa sarili mo. Do me a favor. Let's do one of two things. Ready? Sige pa. Number one, tawagan mo ako pag tumuloy-tuloy ito hantong pagbabago mo, okay? Sige po. Number two, pag nag-relapse ka, never listen to my show ever again. Mahiya ka sa akin. Okay po. Because I will just remind you of something painful. Promise? Promise po. So umaasa ako bilang kaibigan that I will expect your call. If not, hindi, lumandi ka lang ulit. Yun ang isipin ko. Ayoko na po. We'll see that. Salamat sa pagtawag, Maisie. Okay po. Thank you po, good luck, Papa Jackson. Bye po. Thank you. Si Maisie ng Antipolo. Ako. Tawagan niyo ako. 7001-7949 Globe yan. 8721-2429 Landline yan. Or you can PM us sa aming Facebook fanpage, Energy FM 1067
kami tatawag sa inyo through Messenger. Coming from Fra Lipo Lipi, ang awiting Beauty and Madness. Pangga kami pong istasyong same-same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.